Kung ano man kung chance nito, di ba sa movie na to, kung magkagayon another movie, gusto niyo ba kayo pa rin yung magkakasama? Or kung meron na, or given a chance na mabigyan kayo ng, or papiliin ng partner, sino ba yung dream role ninyo? Or I'm sorry, dream partner na makasama dun sa film or television man. Kung ano naman po, kung magiging masaya po kung kami-kami ulit po. Pero flexible naman po kami, so kaya po namin, tingitan po namin, kaya po namin na pakisabay po sa kung may bagong papasok sa namin, sa circle namin, or makakatrabaho po namin, gagawin po namin yung best namin, or resto po, para sa project. Sana naman. Alam nyo sabi ni Sir Marcus na dapat flexible ka, na hindi ka pwede dapat ay comfortable sa kasama mo. Ayun, so okay sa akin if magkaroon ng ibang kasama kasi parang learning din sa akin yun. Matutunan ko yung way niya to act. And ayun, malalaman ko yung mali ko, totoo saan niya, ganun. Tsaka sa amin naman, sa amin mga magkakaibigan na parang okay na sa amin dahil may ma-achieve yung isa na hindi namin, na ulit sila compare sa amin. So kahit sila may ibang kasama, ibang kasama ko, masaya kami sa isa't isa na ganun, na individual achievements. Same po sa kanila rin. Ano, given a chance, maganda yung magkakasama ka rin, pero maganda yung nag-export ka rin talaga rin. Iba-iba rin nakakasama ko, artist. Dream project, gusto ko talaga, pangarap talagang Katniel eh, actually. Si Katrin. Tapos, si Katrin. Tapos sa GMA po, si ano, si Barbie. Si Barbie po kasi yung ano eh, parang pangat ngayon sa GMA. So, by David. Medyo plan. Meron mang mga projects na dumating na hindi sila kasama, okay pa rin po yan. Pero kung magkakasama kami, okay lang. Mas gusto ko po yan kasi malunod po pag wala po sila. Tsaka ang dream ano po na makasama sa eksena is Mon Confiado po. Pero that was before po, si Miss Ara po talaga yung gusto kong makaano. Kasi kasi dati nung may dalang parang nag-ano kami na pampira. Kakain na ito direct. Nung kino-conceptualize namin ito, wala pang cast. Bigla nung nasa nag-road trip kami ng mga actors kasabi, direct, ayun mo, sino talaga yung pinaka-crush kong artista? Sino? Aramina. Sana siya nalang sa Esmeralda. Tapos, bilang Angel. Aramina. Tapos, ay bilang Angel. Here we are. Diba? Sino makakapagsabi na siya talaga yung lagi na punsa rin ngayon. Ako po, I think it's nice kung sila ulit, because probably it means mayroong part 2. Pero, ayun. Pero syempre, like all actors, we have to be versatile with whatever role or project na magbibigay. So, syempre, for us to develop, it's okay also to, you know, parang meron din sa iba. Pero, yun na, like, okay, so, it would be nice to work with them, with all of them again. Yung sa akin naman po, it will be an honor po kung sila direct na story po yung mga kawal ko. Although sa A.Q. Prime News, may dalawang movies na po na included. Then isang episode sa isang 10, hindi ko sure kung 10 series. Pero so far po kasi sa, assist po sa akin yung direct niyo sa lahat. Doon po talaga ako parang mas na-push na, parang masaya nga ito. Tapos, despite of sa difficulties sa studies, there's always been a time for this. Dahil po yung kay Direction. Sa kumpanya po kami handle sa roomies po, napakasolid po guys. And, take ko na rin po yung chance na ito para mag-take sa mga taga-save po yung QC na po yung time. Thank you. So, na yun, uso yung mga ano. Pero I mean, lahat na kasi tumadaan sa gano'n na ipapasexy. Kung ano yung age po siyempre, ibabagay sa ano yun. Kumbaga, sa legal. Pero ito sa legal. Sa legal, sa legal. So, may sila Gerval, sila last batch ng ano yun. Sila Lincoln, sila. Kaso nawala na. After na kaya, si Leandro. Kasi si Leandro. Leandro Baldimore. Si Scholar. Hanggang sa after ng legal, pinasok niya. And EPS muna pala ako, Sir Sir Ken. Tapos siya ka ng legal. Losers 2, Sucker. Yung title talaga nun, is vindicated na, oh, kami natin ito hanggang ano,
Kasi di ba pag Fast and the Furious, Fast 8, Fast 9, gano'n. So ginawa namin Losers 1 sa Cars 0, pag nag-part 10, Losers 2 sa Cars 0, hanggang part 10, Losers 10. Ano ka lolo na sila? Wala pa. Walang sport nang soccer. Sabi ko is yung fighting scene. Kasi sabi ko nga po kay director since first pinakamatagal akong parts ng movie ko. Sabi ko, rekay niya akong fighting scene. Tapos yun po, hindi niya ako nang malupin ng fighting scene na rin. Ang asunto. Ako yun sa... sa bar. probably yung pinaka-favorite ko sa bar. Hindi, Japan. Yung ano, takasa, yung pinakagusto ko kasi like what I said, yun nga yung medyo yun yung comfortable na kami with each other. Kaya maayos na yung dynamics. That's it. Ako po yung sa spakul. Kasi nag-challenge po talaga ako. Kasi one day po sinasabi ni director, ano po talaga yun? Kami lubusong po eh. Sabi ko, okay na, sige, para na. Ako po siguro ni Diana. Yun po yung parang may moment po kami kasi mas marami siya magkalalo sa amin. Actually, kasi nagbulol ako eh. Siguro nung pag nag-ano kami, nag-rehearsal kami, sobrang nagbubulol ako. Balong. Kaya yun po, ni Diana tsaka, actually marami ko, pero memorable din po yung kaya. Ako yung ano, like, medyo na-challenge lang po ako dun sa part na kasi niya, kaya nagustuhan ko siya kasi minsan kasi po kami dalawa po ng perfect ko na tayo naman, Trix! Minsan kasi pas kasi paborito namin nag-act ng pareha, so hawa kami sa roomies ni Derek. Tawag niya kami, so parang minsan nagbabago kami ng line. So doon minsan parang inaano namin na what if drama naman tayo dalawa. Parang ganun, parang batuan tayo. Tapos nagkaroon siya ng challenge sa akin kasi kisiksi siya. So hindi namin siya, alam mo yung totally na wala siya, hindi namin siya naisip agad na good, nagtumanong, naman, ano, ganun. So parang na-challenge ako, patito siya. So, ginawa namin na hinititigan ko lang siya sa mata. Tapos sabi ko, ano, focus ka lang, gano'n, hihingi ka lang sa akin, gano'n. Para hindi siya ma... kasi babae ko siya, so, respectuin pa rin po natin. So, ginawa ko ng way na para maging komportable po siya na maraming tao. Kahit maraming tao, gawin po namin yung best namin dun sa Singapore. Na, 6 years in the making to, yung mga actors ko, like si Max at si Kister. Actually po, pangarap namin itong gawin. Na-red light na ito ng iba't ibang companies, pero nag-pandemic. Dumating yung point, siguro I will take this opportunity na rin na palakpakan yung mga kasama ko na gumawa dito. Dahil last two questions na lang. Palakpakan natin yung VFX master natin, yung gumawa ng Asa is the last event. Okay, go! At saka ako po yung sumulat, saka nag-direct. Pero lahat po na nakikita nyo dito sa screen, editing, color grading, musical score, lahat-lahat ay ang aking girlfriend si Jella. So, ano po yung question? Yun po, paano yung sila nag-guide? Sa ano po, sa alam na nila yung gagawin talaga. Pero, ang tekniko kasi as director, ina-arte ko eh. So, dun mismo sa eksena, kung ano yung... binibigyan ko sila ng freedom and room to enjoy and playground kasi ang pag-aati po kasi sa isang eksena playground yan. So para ma-enjoy nila, para mas maadop nila na parang kayang gawin na sila yung role. Pero minsan kapag meron very very specific tayong shots or very specific na gusto natin ipagawa sa actor, ako po yung ma-aapte na-aapte natin.
Tapos, gagayahin nila, tapos ilalagay nila sa sarili nila ang police. Very professional naman.